Baptizer kami, baptizer lang kami. Yan ang bumubuhay sa amin, di namin itatangki. Baptizer kami, baptizer kami. Kahit na anong sabihin nyo, wala kaming paki. Ang akala nyo gano'n. Welcome back, mga nerd! This is Dizers Black! Pag-uusapan natin ngayon si Meatloaf. Bakit nga ba hindi siya easy open? Bago natin ipagpatuloy itong pag-uusapan natin, shout out nga pala sa mga bago kong subscriber. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Laki na kayo eh. Alam nyo na yan. So, eto nga. Bakit nga ba hindi easy open can pa si Meatloaf? Isa sa mga bagay na nakikita ko kung bakit di pa easy open tong Meatloaf na to or Biploaf. Ito yung sample natin ng easy open. Si Sardinas, easy open na siya. Pagbubuksan natin yan, makikita natin yan. May sobra siya sa gilid ng mga lata pa. So kapag pinulot mo siya, meron siyang sobra talaga. So kapag in-apply natin tong easy open na yan dito sa Meatloaf, hindi natin makukuha ng buo yung Meatloaf. Sasabog lang siya. Kaya hindi natin di kaya isa pa yan sa mga bagay na naiisip ko na hindi siya easy open, kaya hindi pa easy open ng Meatloaf. Pero balang araw siguro may evento nila yan. Maghintay lang tayo. Sanay naman tayo maghintay eh. Ganun nga mga ner, hindi man siya easy open pero may pamamaraan tayo ng paan natin buksan to. Ako ah, meron akong tatlong paraan. I have three different way to open how you open the Meatloaf can in a different way. Ito ah, meron akong tatlo. Ito yung una. Ito yung pagbubukas natin sa ibabaw at ilalim. Doon i-push out natin yung loob ng Meatloaf. Ito yung mga standard na tinalaman. Kahit yung bata pa ako, ganun ang paraan ko ng pagbubukas. So, gawin natin. So guys, so kailangan natin ng Meatloaf, syempre. Mga Meatloaf. Yeah, Meatloaf. Saka abrilata. So, mahirap lang kami. Kailangan, ito na lang, kutsilyo. Okay na to. Kabukas na rin to. So, make sure na safe lang kayo. Ito, ito lang to. Yeah, bubuksan natin. Pilata kailangan. Yan, tatanggal natin yung top. So, yung bottom naman. So, napuksan natin yung bottom. Yan nga. Top, bottom. So, ganyan ang way natin. So, isunan natin yung kutsilo sa gilid. And then, yan. Ito na yung pinaka alam unang nalaman ko sa pagbubukas ng Meatloaf. So, yan. Yan. Nabuksan na siya. Guys, nailabas ko na rin yung laman. Yan na. Slice na lang. So, yan yung una. Oo, yung ito naman tong pangalawa natin, alaman ko. So, ang bubuksan natin dito, yung top lang. Top lang siya. And then, lalagyan natin ng small dot. O, puputasan natin dito sa bottom. Ito, nalaman ko to. Yung kasama ko pa si X. move on na tayo. Gumising na tayo sa katotohanan. May iba na siyang mahal. Kahit sandali. Na naman. Teka lang. Ito. Gagawin na natin. I-apply na natin. So, kamusta na talaga si Junjun? Junjun. Ito tayo. Balik na tayo sa ginagawa natin, guys. Mga ner. Ito. Bubuksan natin yung top. And then, maglalagay tayo ng small butas. Yeah, ito. Ingat. Ito na yung kutsilyo. Ingat na naman tayo. Huwag naman tayo maglalaro uli.
open your meatloaf or beefloaf can in a different way. So, nabuksan natin yung top. Maglalagay tayo ngayon ng isang butas dito. Yan. Ito yung pangalawa natin gagawin, ha. So, ganun na naman. So, kanina pinulot up natin kasi dalawa yung bukas niya. Ito naman, isa na yung buksan natin. Tapos, and one. Ang gagawin natin dito, ihipan natin. Pero guys, bago natin gawin itong bagay na to, ito pamamaraan ito, make sure na kapag toothbrush kayo. Kapag toothbrush kayo, napaka-delikado pare. Ayan. So, bablonin natin. Oh, yeah! Magic! It's a incredible meatloaf. It's up. Beefloaf siya ngayon. Ginamit natin yung beefloaf. So, yan yung pangalawa natin. Meron pa tayong isa. Itong isang to, nalaman ko to, medyo bago-bago lang to. So, ito yung pagbubukas natin ng sa top lang natin bubuksan siya. So, hindi tayo maglalagay ng dot or bubuksan natin yung bottom. Gagamit tayo ngayon ng fire. So, medyo interesting ba? Sige. Gagawin na natin. Yan nga guys, gagawin na natin. Ang muna natin gawin, bubuksan natin yung top. So, hindi tayo maglalagay ng dot or bubuksan yung bottom. Ang kailangan natin ay, ngayon sa ngayon, kailangan natin ngayon ng tong. At saka yung fire natin. So, ito na. Ito na yung pangatlo nating way ng bubukas. So, kailangan natin ng apoy. Ginagawa mo. Ito natin ay nagpupul up na siya. So, yan guys. Lumabas na siya. Yan yung pangalawa nating paraan ng pagbubukas. Yan nga mga ner, yan na nga yung tatlo nating paraan ng pagbubukas ng meatloaf or beefloaf. Kayo mga ner, baka may alam pa kayo ng different way ng pagbubukas. Comment down below. And then, subscribe na rin kayo. Like, share. Malay nyo, mabasa natin yan. Yan ang isusunod nating content sa susunod nating vlog. So, hanggang dito na lang muna. Sana medyo naaliw kayo or nabwisit kayo. So, maraming salamat guys! Mga ner, this is Dizer Vlog. Yeah! Thank you! Oo, Dizer lang kami. Sa trabahong ganito, nakukontento na kami. Proud na Dizer kami. Proud na Dizer kami. Kahit minamaliit, rito na kami lumaki. Kahit Dizer kami. Kahit